It's Learn TV! Hello mga katropa! Ayos ba tayo dyan? Eto, ako, ayos lang ako dito sa San Diego, California. Welcome to my channel, Learn TV. Ito ang inyong host, Kamyong. At nasa gitna po tayo ng ating project na na bass guitar na ginagawa ko from scratch. Well, not exactly from scratch kasi yung binili ko na neck para sa gitara, pinagawa ko lang din yan. Saka itong body, pinagawa ko lang din yan. Pero bago po tayo mag-umpisa for this video, gusto ko lang i-introduce yung mga ginagamit ko, mga chemicals para sa gitara ko. At umpisa po natin dito sa sanding sealer. Tapos ay ito namang shellac. Okay. At ito pong tinatawag nila na boiled linseed oil. Okay. Ito po isang shellac din yan. Okay, so ito po yung naisip ko na gagamitin ko sa aking gitara. And lastly, itong aqua coat. Ito, bagong klase ng chemical to, no? Na iniisip ko na gagamitin ko doon sa neck, sa head nung neck, no? Tapos ang the rest of the neck ay linseed oil. Okay, tapos yung sa body, ang gagamitin ko naman ay shellac. Either tong amber na may konting tint siya o tong clear na wala siyang stain o walang tint. Okay. So, yan po ang mga gagamitin ko. Okay. At, bago po ang lahat, eto nga pala ang kailangan kong gawin. Lalagyan ko ng trademark ko itong head nitong nitong aking gitara. Let's go. Ito na naman, it's another day. Hapon na po dito. At uumpisahan na natin 'to. Ang gagawin natin lalagyan natin ng wood stain itong body. So umpisahan na natin. Please like and subscribe. Gawin natin ay this is okay. Finishing sa tingin ko ay ang pinaka time consuming sa lahat ng gagawin ko para dito sa project na to, kasi importante yung finishing, kasi pagka hindi maganda ang finish, hindi maganda yung overall look ng gitara, di ba? Thank you.
iyan. Kaya niyo bang basahin? Gumagamit ako nitong ano, green pads or greenies. Maganda rin tong pang ano eh, pang paggamit sa ano, sa paglilinis ng gitara. Kita ba? Coat naman. Okay, patuyuin ulit. Kung mag-a-apply kayo ng mga ganito mga katropa, mas maigi na paunti-unti. Hindi ko na mabilang kung ibang patong. Parang panglima na yata ito eh. Anyway, paunti-unti lang. Kulang pa ang kintab.
final ano na to, quote na siguro to. Okay, let's go. Weather ngayon, hindi kasing init kahapon ah. So, parang mas matagal matuyo. So, let's take a break. Okay mga katropa. Hindi pa rin tapos. Gusto ko kasi yung makintab na makintab. Eh, hindi ko makuha yung ano. Baka kailangan ko ng oil. Okay. So, tuyo na uli siya. No? Mabilis lang matuyo eh. Mabilis lang siya matuyo. Mga 15 minutes tuyo na. 10-15 minutes tuyo na. Ang problema, hindi ko pa maabot yung gusto kong kintab. So, patong uli ako. Patong lang ng patong. Basta maglalagay lang ako ng manipis every time. Hanggang sa matuyo siya ng tama. So I want to show you something. I made my first mistake a few days ago nung nilagyan ko ng sealer, sanding sealer itong fretboard. Ewan ko kung nakikita ninyo sa camera no, pero namumuti siya. So ang gagawin ko, kailangan kong alisin lahat yung namumuti na yon para mapunta siya sa yung tamang luster niya. Ito, yung ganito. Yan. So, ito tuloy nito. Kailangan kaskasin ko lahat yan. Okay. Okay. So, gagamitan ko siya ngayon itong blade. At i-scraping ko ngayon siya. So, dito na lang muna tayo mga katropa. Watch out for my next video. See you later! So, ano pa ang hinihintay nyo? Click on the like button mga katropa!
At mag-subscribe na rin kayo para masuportahan ang aking channel. And lastly, don't forget to click on the notification bell. Thank you!